Dapat ibenta na lamang ng mga Lopez ang ABS-CBN kasunod ng pag-deny ng Kamara sa prangkisa nito ayon kay House Deputy Speaker at Camarines Sur 2nd District Representative Elrey Villafuerte. Sinabi ni Villafuerte sa isang interview na alang-alang umano sa nasa 11,000 empleyado ng kumpanya ay ibenta na lamang ang ABS-CBN Corporation. Ayon pa kay Villafuerte, bagaman may mga hinaing ang iba, natatandaan umano nito ang 70 kongresista na bumoto para ibasura ang franchise application ng ABS-CBN. Sakaling tumakbo muli ang mga ito sa 2022, maaaring parehong senaryo lang anya ang mangyayari sa ABS-CBN application. Dagdag pa ni Villafuerte, kumikita naman anya ng bilyon ang mga Lopez at may iba pa naman itong kumpanya katulad ng Rockwell at First Gen. Sakaling ibenta ng mga Lopez ang istasyon, susuportahan din anya nito ang renewal sa ilalim ng bagong management. Ayon kay Deputy Speaker, suestyon lamang anya ito at nasa mga Lopez pa rin ang desisyon. Samantala, isinusulong din ngayon ni Representative Elrey Villafuerte sa Kamara na gamitin pansamantala ang frequency ng ABS-CBN para sa distance learning. Ayon kay Villafuerte, makakatulong umano ang mga television at radio frequency na dating naka-assign sa ABS-CBN para mapagaan ang epekto ng COVID-19 pandemic sa sistema ng edukasyon sa bansa. Maaari rin anyang magamit ito para sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa COVID-19 prevention and control, risk reduction at preparedness. Samantala, naniniwala naman si dating DICT Secretary Rodolfo Salalima na maaaring mas magastos ito para sa gobyerno. Hindi rin anya basta-basang maipamahagi ang frequency ng ABS-CBN. Batay sa Public Telecommunications Policy Act, maibibigay lamang ang frequency na ito sa pinakanararapat at qualified at hindi kung kani-kanino na lamang. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.